Hello mga katoma. Ito na nga. Lutuin natin yung ating mga napanguha kanina sa ilog. Simulan natin sa paggagayat ng labong. Hello mga katoma, ang paggagayat ng labong. Manipis na. Manipis na manipis. Ayan. At anong gagawin natin dyan pagkatapos natin gayatin? Hahalbusan natin to, papakuluan. Hahalbusan muna. Bago ang uwi natin at pipigaan. Ayun. Andyan na rin ating lutuan. Magsimula na rin tayo magdikit ng apoy para dire-diretso yung ating pagluluto. At ito naman yung ating mga panlahok pa dyan. Itong pako. At ilang pirasong suso. Ito lang yung nakuha natin. Sayang naman kung itatapon natin. And ito yung hipon saka kimpi na mga napanguha natin kanina. Marami-rami rin siya na naipon. Pag ganito na po mga katoma, medyo matigas na siya. Puputulin na naman natin dito yan. Okay. Sa may malambot. Okay. At ito naman. Ito, matigas na to. Matigas na yan. Matigas na katoma. Ito naman yung malambot. Ito yung pinakabuko. Buko yan. Ito yung kasunod. Oh. Malambot, so, na malambot na ulit. Kasunod. Gayun lang naman yan eh. Huwag nyo isasali yung matigas. Hindi nyo makakain yan. Kahit maluto siya, matigas na rin. Oh, kawayan na yan. Kawayan. Ngayon naman mga katoma, habang isang katoma natin ay nagagayat ng labong, ay isasangag naman natin yung ating hipon at kimpi. So, hugasan muna natin mga katoma para malinis-malinis ito ang ating mga pansahog na ito. Eh mga katoma, nilagyan natin yung ating hipon saka kimpi. Kimpi ang tawag namin dito sa maliliit na katang o crab na nakukuha natin sa mga ilog. Papupulahin lang natin yan. Templado na yan, may asin at saka konting bitsin para ready na ihalahok sa ating gulay. Yung medyo matigas na, hindi na nakukulot. Ayan, hindi na, hindi na sasama. Oh, okay. Okay na, tapos na tayo. Marami-rami rin pala yung isang pirasong ubod din, labong. Yan po ay ubod ng kawayan, yan labong. So, ubod pa rin yan, tawag yan lang ay labong. Young bamboo shoot. Yan ang English ang labong. Kung itatanong ninyo, young bamboo shoot. Habang hinihintay natin maluto yung ating sinasangag na hipon at kimpi, si Katoma namang magic ay puputol-putulin na yung ating pako. Napakasarap nito mga Katoma, nakaginatan. Kaya naman, gagawin natin dito, siyempre gagatan natin. Para din lang puputol-putol lang kangkong, yung matigas na parte iiwan na natin. Ilang malalambot ang isasama natin. Ayan o, mga katoma, ang ganda na ng ating hipon at kimpi. Pulang-pula na. Pwede na ito. Okay na. Sit aside muna natin yan. Hanguin, tapos ilagay natin sa isang platito. Ang bango. Ang bango ng ating hipon at kimpi. And now mga katoma, ito na yung ating paghahalabos ng labong. Ayan. Okay. Set na yung ating labong. At maya maya lang ay atin niya hanguin. At lalamasin para matanggal yung katas. Ngayon naman mga katoma, dahil ginataan ang ating gagawin, kailangan natin ng nyug. At ito, tatapasan natin yung isang pirasong nyug. Okay na yung isang pirasong nyug dyan. Tama-tama lang yan. Ito yung isang paraan ng pagbabalat ng nyug mga katoma. Kung wala kayong tapasan at itak lang ang dala nyo, ito yung isa sa paraan ng pagbabalat ng nyug.
Ayan. Simpleng-simpleng gawin yung katoma, kaso ingatan niyo yung mga kamay nyo. At baka yan ang tamaan ng ating itak. Matalas itong kay Kaliyo. Matalim po yung itak na yan, ako. Isang bagsak lang yan ay siguradong. Ito po ang tumapos kay Magilan. Ayan mga katoma, ayan. Napakasimple. Ayan. Soil. Kung napanood nyo naman si Boko King, iba naman yung ginagamit niya sa pagbabalat ng nyug, yung kanyang ngipin naman. At sa pagbibiyak ng nyug, mga katoma, may style din dyan, may teknik din dito para madaling mabiyak yung nyug. Isang palo lang ay mabibiyak yan. Ito yung, kung makikita nyo itong nyug, may tinatawag itong mata. Ayan. Tatlong mata yan, yung dalawa maliit, itong isa malaki. Doon nyo pupukpukin o tatagain sa pagitan ng dalawang maliit na mata. Sa tapat. Okay? Okay. Ayan o. Mga katoma, may libreng sabaw na. Ayan. Boko juice, instant. At mga katoma, ito naman yung pagkukudkod ng nyog para maging gata. Ayan. Kung sa Manila, ang nakikita natin, kalimitan ay makina na, pakayod, o yung machine na, na mabilis na umiikot. Dito sa probinsya Manumano. Yan. Na, ano lang yan. Para ka lang, para ka din nag-exercise niyan. Relax lang. Huwag mong mamadaliin at mapapagod ka. Nako. Papawisan ka ng kainaman. Ito po yung ating suso. Ito po, para masip-sip po ito, pinuputulan natin ito ng puwet. Mm-hmm. Ganyan. Ang tawag dyan ay panting. Pinapantingan. Ganyan po. Okay lang yung likod ng itak at kung yung talim ay masisira. Ayan. Ayan, ganyan. Okay. Ilang piraso lang yung nakuha natin, mga katoma, dahil naunahan na tayo doon. Tingnan na muna natin ito, mga katoma. Ay, ayos na. Okay na kaya yan? Okay na. Luto na yan. Luto na yan. Palalamigin muna natin ito, mga katoma. Ganyan. Para mapiga natin. Kasi mainit eh. Okay. Okay. Mga katoma, malamig na po yung ating hinalbusang labong. Pipigaan na po natin. Siyempre, naghinaw muna tayo ng kamay para malinis. Makikita nyo, magkakatas ito. Mapait kasi yung katas nito eh. Yan. Yan mga katoma. Yan. Sariling katas niyan. Mm-hmm. Yan yung mapait. Okay. Kaya inaalis. Yan mga katoma. Ipigay lang ng pigang-piga. Mm-hmm. Yung hanggang may nalabas pang katas. Huwag mong titigilan mga katoma. Ganyan lang. Kung sa gata ng liyog ang kinukuha natin yung katas, dito naman, baliktad. Yung katas naman ang ating aalisin. Aalisin. Wala lang natin. Yan. Okay. Sunod naman, mga katoma, ito namang kaunting tubig, tinatawag na liputok. Mm-hmm. Yan. Yung unang gata. Yung unang gata. O sa iba, tinatawag yung kakang gata. Yan. Ating pipigay naman. Ito naman, ang katas naman ang ating kukunin. Mm-hmm. Baliktad. Baliktad yan. Yung baliktad kanina, yan ang pagluluto ng labong. Yung katas, itinapo natin. Mm. Eh, liputok na liputok yung ating gata. Yung unang gata pong yung mga katoma ay konti lamang ang tubig ha. Kasi panghuhuli natin yan. Yung pampasarap yan. Yung magpapasarap ng ating ginataan. Magamit po tayo ng ganito, yung salaan, para walang mapasamang nyug. Mm.
Sapal. Sapal kung tawagin. Yun. Sapal. Yung iba dyan, hindi na alam kung anong tawag dyan sa ganyan. Sapal po ang tawag dyan, ha? Saka naman, uulitin natin ito. Yung gata. Makuha naman tayo ng tubig. Medyo madami-daming konti kasi ipangluluto natin yun sa ating mga gulay. Bago ilagay yung kakang unang gata, yung kakang gata kung tawagin. Ito naman, diretso na natin to sa ating kawali. Okay. Napaglulutuan natin. Ito. Yan. Wow! Ayos! Gayatin na natin ang mga pang-rekado natin. Yan. Sibuyas. Sibuyas. Yan ang mga ito, bawang. Bawang. Ito yung bawang na pinitpit. Tsaka bitsin. Bitsin. Lalagyan natin ng bitsin. Kumpirma mga katuma kung gaano ang gusto nyong ilagay. Ganun lang. Kunti lang. Baka namang mahilo tayo nyo. Tsaka asin. Okay. Siyempre, pampalasa natin asin. Ayan, konting asin lang. Kasi baka magkasakit tayo sa bato. Bato. Ayan, mga katuma, yung huling gata natin ay ito. Papakuluin muna natin to. Yung medyo luto-luto na siya. Tsaka natin ilalagay yung ating mga gulay. Okay. Yan nga pala mga katuma, napapansin nyo, hinahalong-halo ko. Kasi mahirap po ito yung nabuo-buo yung gata. Nawawala ang ganda ng gata niya. Nagiging tubig. Nagiging tubig. Okay, kumukulo na ating gata. Ano? Una, ilalagay na natin itong ating nagsasara pang ano, pang lahok na kimpi sa kahipon magkasama. Yan, nagdidilaw-dilaw mga katuma. Oh. Wow! Oh, madilaw-dilaw ang sabaw sa taba, oh. Sara. Swabe-swabe. Tsaka itong ating labong. Okay. Alagay na natin. Alagay na. Sa sobrang piga, mga katuma, ito ay aanhin natin, bubukahin natin. At na-over sa piga yan. Para maano pa agad. Tumalab agad yung gata niya. Ayan, ganyan. Yes. Hayaan muna natin katong mga katuma makumulo siya. Saan natin lalagay yung pako? Pako, kasi madaling maluto yung pako. Malapit ng hango, yun ang panghuling lagay. Saka yung suso, medyo pahuli yun kasi hindi siya pwedeng masobrahang maigi sa luto. Yung suso natin, kapag nasusobrahan yung sa luto, yung mga nakukupis ay, yung lumabas sa loob. Nahihirapan yan lumabas dyan pag sinisip-sip. Kasi nakukupis. Hangin yung ano, hangin yung nasisip-sip. Ayan mga katuma, oh. Wow. Grabe. Swabe. Wala. Mga katuma, kahit ilang piraso lang yung ating susong nakuha, isasama rin natin para sayang. Sayang yan. Sampalasa rin yan pati. Sampalasa yan. Masarap yan. Saka, ilalagay na natin yung ating pako. Ayan. Marami rin pala yung nakuha natin yan, ano? Nakarami din tayo. Kahit pa paano. Sa tiyaga. Puno. Ang kawali. Yan. Puno. Marami tayo ngayong pang-ulam, mga katuma. Paghahati-hatihan natin yung pang-ulam, yung iba yung gagawin natin pulutan. Wow! Saka natin nahaluin, mga katuma. Para, ano, malahok yung, ano niya. Nawang sahob. Saka ilalagay na natin, mga katuma, yung ating kakang gata. Kakang gata. Yan.
Ayan naman. Kasi mabilis lang yan maluto eh. Ayan. Suwabe, suwabe. Siyempre, hindi natin ilalahat-lahat kasi tubig na yung nasa ilalim na. Ayun. Yun ang sikreto mga katoma. Talagang purong gata yung napalagay na yan. Ayan. Oh, wow. Yan, mga katoma. Luto na po ang ating ginawang gulay na pinagsama-samang labong, pako, tapos hipon at kimpi at suso. Hanguin na po natin mga katuma. Okay mga suwabing, katuma. Suwabing na. Ang bango. Ayos na itong ating putahe ngayong gabi. Ginabi na tayo. Ang bango. Okay. Suwabing suwabing. Grabe. Grabe sa suwabing.